Thank you, Rambo Labay. Yan daw naman pong pagkakadeklara kina Ay de las Alas at Daryl Yap bilang persona non grata sa Quezon City. Walang saysay sa ilalim ng saligang batas. Sino naman kaya may sabi nito? XL Rajuman Dos, Joyce Adra. Joyce, good morning. Good morning kasama ng Ricky Nilinong ni Justice Secretary Manalo Guevara. Ang kahulugan at epekto ng pagdedeklara ng persona non grata laban sa isang individual. Sinabi ni Justice Secretary Manalo Guevara na ang resolusyon tulad ng isang konseho ay pagpapahayag lamang nila ng sentimiento. Ayon sa kalihim, wala itong kapangyarihan ng batas o ng isang ordinansa. Kapag ang isang tao ay dineklarang persona non grata, hindi naman anya nawawala ang kanyang mga karapatan sa ilalim ng konstitusyon para sa parehas na proteksyon sa ilalim ng batas. Ay pa sa kalihim, wala rin legal na basehan para paalisin sa kanyang tinitirahan ang taong idineklarang persona non grata dahil bahagi ito ng kanyang mga karapatan sa ilalim ng konstitusyon. Ang paglilinaw ng kalihim ay kasunod ng resolusyon ng Quezon City Council na nagdedeklara bilang persona non grata kina actress Ay de las Alas at short film director Daryl Yap dahil sa sinasabing pambabastos ng mga ito sa official seal ng Quezon City LGU sa short film kung saan na bumida si de las Alas bilang Ligaya Del Monte na ginamit sa kampanya ni President-elect Bongbong Marcos. Joyce? Yes, kasamang Ricky. So, ibig sabihin lahat ng mga karapatan bilang mamamayan pa rin, pagpunta nila ng Quezon City, pwede pa rin ma-avail? Tama yan. Kasamang Ricky, walang nabago dahil ang pagdedeklara ng persona non grata ay hindi ginagarantiyahan ng saligang batas o ng ating konstitusyon. Kasi si Ay, di ba taga Quezon City? So, pwede pa rin. Pwede pa rin. Makakatuntog pa rin at makakapasok pa rin sa kanyang tahanan. Kasamang Ricky. Ayan. Sige. Thank you, Joyce. Okay, yeah. Kasama mo sa Department of Justice, Radyo Mandoas, Joyce Collantes Adra, Tatak Oremen, DJXL558. Salamat sa ating mga...